gagawin nating organic fertilizer yung sibuyas. Opo, tama yung narinig nyo, sibuyas. Ang isang pinakamahal na materialis na ating magagamit siguro sa paggawa ng organic fertilizer. Pero sa sobrang desperado niya at yung kanyang sibuyas ay nagtanda bulok. Hello mga ka-greet, maganda araw po sa inyo lahat. Today is January 17, 2023. At magre-react lang po tayo doon sa mga hearing na ginagawa tungkol po dyan sa sibuyas, ano, dyan sa Senado. At ako po, iramdam ko nga yung mga nagsasalita dyan, lalo-lalo na yung mga taga Mindoro. At gusto ko lang patutuhanan yung mga sinasabi nila. Natutuntutuo talaga yan kasi last June 2022, merong isang follower tayo na tumawag sa atin tungkol nga po dyan sa sibuyas. Gagawin niya na lang daw organic fertilizer. Kasi nga po nagkandasira na yung kanyang sibuyas. Walang bumibili at saka mura-mura, parang 5 piso lang po ang isang kilo. Sabi niya, sir, gagawin na lang natin sibuyas, pwede bang gawing organic fertilizer itong sibuyas ko? Sabi ko, nagulat talaga ako. So para ma-confirm itong sinasabi ko po, ipapanood ko sa inyo yung video na yan, na in-upload ko yan. Actually sabi ko sa kanya, sir, gusto mo gawa natin na ng video yan para once and for all ma-address yan problema nyo sa sibuyas, na kung kailan kayo nag-aanihan saka po sinasabayan ng mga imported. At bumabagsak tuloy yung presyo ng mga lokal na sibuyas. Sabi niya, sir, sige po, gawa natin ng video at para maiparating natin sa gobyerno. So panoorin niyo po itong video na to. Hello mga ka-greet, magandang araw po sa inyo lahat. Narito naman po ang inyong lingkod Noel Agri TV para maghatid ng mga munting kaalaman tungkol sa pagsasaka. Ngayong araw po, pag-uusapan po natin at gagawin natin organic fertilizer yung sibuyas. Opo, tama yung narinig nyo, sibuyas. Yun ang isang pinakamahal na materialis na ating magagamit siguro sa paggawa ng organic fertilizer. Pero this time, ang gagawa po ng organic fertilizer na yan is yung mismong farmer. Sa sobrang desperado niya at yung kanyang sibuyas ay nagtanda bulok dahil na sinabayan ng imported na mga sibuyas. Ayun, tumawag siya sa akin, sir, pwede bang gawing organic fertilizer itong sibuyas? So, muntik ko na nalunok yung aking yung kutsara habang ako'y kumakain. Marinig kong ang sibuyas ay gagawin na nating organic fertilizer. Sabi ko, sir, tama ba yung narinig ko, sibuyas? Opo, anong nangyari sa sibuyas? Wala sir, walang presyo sir, 5 piso ang kilo. Kaya gagawin na lang po nating organic fertilizer ito sir, kaysa naman itapon ko to at hindi mapakinabangan. So sabi ko, yan ang isang problema kapag hindi mo na-anticipate yung ganyang mangyayari sa mga farmer, local farmer natin. Yung sibuyas na supposedly kikita ng malaki na uwi sa pagiging organic fertilizer. Anyway, so ito na yung magandang part, no? ngayon lang po kayo makakita ng organic fertilizer na gagawin natin. Sibuyas na gagawin natin organic fertilizer. So, unang-unang ginawa natin, sabi ko sa kanya, is dali mo doon sa open field at ispray natin ng bio enzyme, tatlong takip. Kada isplang isang spray can. So, the same procedure. In-spray. Tapos saka ibubuhos ulit yung panibagong sibuyas, spray. O yan, tapos nilagyan ng trapal. Kinulob din ng trapal after ma-spray. Meron yung final na spray doon sa ibabaw at sa paikot. Then kinulob po ng trapal. So after 30 days, ito na yung sibuyas.
At napakataas din po ng ammonia content nitong sibuyas na to. Eh dito baka sakaling bumawi siya at gagawin niya tong abono sa kanyang mga palay. So yun po yung nangyari. At ngayon nga, in-update niya ako. Sir, okay na po yung sibuyas. Ito na po, maganda na yung ating organic fertilizer. So almost the same as chicken manure yung kulay. Although may mga buo-buo pa, pero doesn't matter. Importante po eh, na-convert na yung ammonia into slow-release fertilizer. So the same procedure. At the same procedure din kung paanong gagamitin. Papaupo lang po ito at presto, meron na siyang sariling fertilizer na hopefully yung pag-aabunuhan niya ay hindi mauuwi na naman sa murang presyo. Yun po yung ating update sa inyo for today tungkol sa sibuyas na ginawang organic fertilizer ng ka-agrit natin na taga San Jose Occidental Mindoro, si Joselito Punteras Moana. Shoutout sa iyo, sir. At least nagawa mo ng paraan yung nalugik sa'yo ay naibalik natin at naging abono. So sana hindi na po maulit yung ganitong pagkakataon at nakakaawa ang farmer, umiiyak ang mga farmer sa ganitong sistema. So this time, priority ang farmer. Sana habang panahon na maging priority ang magsasaka. Tignan niyo po yan, meron po yan link nandyan. At yung authenticity po ng video na yan na talagang ginawa pong organic fertilizer yan sibuyas ay nandyan. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, kung nag-oversupply noong time ng anihan. Kaya po, yun ang pinakikiusap nga ng mga farmer na pag anihan, huwag na mag-import. Hindi yan. Sombra-sombra talaga. Kasi Mindoro pa lang yun. Ay paano po yung parte ng Norte, parte po ng Tarlac, parte ng Nueva Ecija, diba? Parte ng mga area kung saan, Pangasinan. Marami po talagang marami po talagang sibuyasan. Ay lalong-lalo na po kung susuportahan 'yan, mas lalong dadami po ang magtatanim ng sibuyas, ma-stabilize yung presyo. Kaya naiintindihan natin, nararamdaman natin talaga yung gustong mangyari ng mga farmer. At mabuti nga po na imbestigahan na nga po 'yan sa Senado at once and for all malaman talaga natin saan po yung mga glitches niyan para hindi na po maulit 'yan. Ang mura-mura ng bili sa farmer tapos ang mahal-mahal nang nangyari. So sobra-sobra naman sila tumubo. Sobra-sobra. Kawawa, ang sakit nito pagdating ng oras, farmer pa yung napapagbintangan na kumikita sa sibuyas. Eh hindi nga po kumita ang farmer dyan. Yan lang po ang maliwanag na pangyayari na yan. Eh, ipa-share nyo po itong video na to ha, kasi ito po napakagandang halimbawa to. Kasi mura, tinapon, ginawang organic fertilizer, tapos pagdating ng oras na ay umabot ng 600-700. So hindi po farmer ang may control niyan. Wala po kasi lang silang cold storage. Wala po silang mga sariling cold storage. Yan po ang ating video for today. Ay nandito lang tayo sa Palawan, pero since i-update tayo, narinig natin yung mga hearing sa Senado, eh maganda rin po na mapag-usapan po yan na hindi po talaga farmer ang may kasalanan yan kung bakit nagmahal ang sibuyas. May maraming sibuyas, tinatapon nga eh. So yun po ang solusyon natin kung paano natin mabibigyan ng cold storage sarili yung mga farmer ng mga pangkaraniwan at hindi po magagamit itong mga trader na to. Farmer po dapat ang gagamit lang po niyan para naman pagdating ng oras at least kahit pa paano sila yung kumita. Suporta natin yung local agriculture natin, local industry natin para hindi tayo magpawindang-windang at magkaganito-ganito ang presyo natin ng mga agrikulturang produkto. Hindi po farmer ang may kasalanan. Yan lang po ang masasabi ko. Yun ang aking update sa inyo for today. Nandito pa ako sa Palawan. Kaya lang talaga kailangan natin mag-update. With Boss Karepan Papatantan. Pasyala natin yung ating mga demo dito sa Palawan, sa mapupulan lupa dito sa may part ng Palawan. Thank you very much mga Hagrid. Laging natatandaan sa ating muntin channel, Walang Agri TV, Farmers ang Bida!